Oh, so ayan guys. Yan pong nakikita nyo ngayon ay nasa 5th floor na. Ito pong isang wing ng 10-story Rosauro Almario Elementary School, fully air-conditioned classroom and offices. Yan po, makita nyo. Yan, nasa 5th floor na po sila. Dito sa isang wing na to ng building, yung po sa kabila, ginagawa pa lang. Ito pong eskwelahan na to ay eskwelahan ni Yorme Isko nung siya po ay lumalaki dito sa Tondo. Dito po siya mismo nag-aral. In fact, nung groundbreaking po nito, eh, may nakausap pa tayo yung mga dating teacher ni Yorme na nagtuturo pa rin po ngayon hanggang dito. At sila po ay tuwang-tuwa na hindi po nakalimot ang isang Isko Moreno. At ngayon po ay pinapaganda at gagawing pinakamoderno at pinakamagandang eskwelahan, pinakamagandang public school sa buong bansa. Ito pong kanyang alma mater, itong kanyang Rosauro Almario Elementary School. Talaga pong dyan yung makikita kung anong klaseng pagkatao si Isko Moreno. Hindi siya nakakalimot kung saan po siya nanggaling. Hindi po siya nakakalimot yung kanyang mga guro, yung kanyang mga kapitbahay dito po sa Tondo. Gusto po niya yung pong mga future kids, yung pong mga bata na lalaki po dito ay magkakaroon po ng eskwelahan. At tingnan nyo naman, no? Ganyan, no? Napakaganda. Ito po yung itsura niya dati. Yan, ito po yung itsura dati. Malamang ganito din itsura nung nag-aaral si Yorme Isko. Ayan po. Ayan po yung dati. Simpleng paaralan po. Ayan. Ganyan po itsura ng Rosauro Almario nung araw bago po siya giniba. At ngayon po, ganyan na po ang gagawin. Ginagawa na po ngayon. Hindi po ito drawing lang. Hindi po ito drawing lang. Talaga pong ginagawa na at nasa 5th story na po ngayon ito pong building ng Rosauro Almario Elementary School. Yes, si Yorme po, hindi po tayo puro drawing lang, hindi tayo puro pangako lang, hindi po tayo katulad ng mga ibang politiko. Tandaan po natin kung para saan po yung pinaglalaban po natin. Bakit si Isko Moreno ang gusto nating pangulo? Alam nyo, ang dami ng mga mayor, ang dami ng mga local officials, ang dami ng mga ano na dumaan, pero ilan sa kanila ang nakaisip ng ganito? Napagandahin ng ganito ang public school ng mga bata. Diba? Na kahit ikaw ay galing public school, napakaganda, talo mo pa yung private school sa ganda ng facilities mo. Kaya naman po, may pera naman ng gobyerno. Ayaw lang gawin, napupunta lang sa korupsyon o minsan tinitipid, kung ano mang dahilan. Pero dapat po ibigay na natin yung best. Gagastos ka na rin din lang, gagawa ka na lang din naman ng classroom para sa future, gandahan mo na. Yan po ang mensahe dito ni Isko Moreno. Yan po ang isa pa sa dahilan kung bakit siya ang presidente ko ngayong May 2022 election. So, huwag po natin kalimutan ano pinaglalaban po natin. Napakasimple. Maayos na pabahay. Galing tayo sa Binondominium. Maayos na ospital. Galing po tayo dun sa ospital ng Maynila nung nakaraang linggo. Diba? Napakaganda at ginagawa yung Baseco Hospital. So, at magandang paaralan. The best in the Philippines. Pagdating po sa mga public school. In fact, kahit sa private school. I'm not sure kung mayroong private school na kasing ganda nitong Rosauro Almario Elementary School. At hindi lang po ito, tatlo ito, apat pala. Yung sa Albert, sa Sampaloc, yung Magsaysay School at yung Manila Science High School. So lahat po yon ginagawa po sabay-sabay. Sabay-sabay po during the pandemic. And of course, ilang trabaho po yung nabibigyan po dyan para po sa mga Manileño, para sa mga Pilipino po na kahit ngayon, hirap yung panahon, eh meron po silang maaasahang trabaho. Pero hindi po natatapos doon si Yorme. Actually, nagulat din ako. Nung pagpunta ko, hindi ko alam, ginagawa pala. Tingnan nyo yung likod ko. Ito po ay kalye ng Saragosa. Okay? Doon sa dulo, doon nakatira yung aking mga kamag-anak, kagawad sa barangay. Doon po sa dulo. Pero kung ano po yung ginagawa sa Mariones na pagpapaganda, ginagawa na din po dito sa Saragosa. Tingnan nyo po, ang ganda nung gitna, oh. Oh, di ba? Ay, hindi mo na mamumukaan yung Tondo sa ganda ng ginagawa sa Center Island ni Yorme Isko. Hindi lang doon sa Moriones, pati yung mga ibang malalaking kalsada. Diyan po siyempre magsisimula sa malalaking kalsada and eventually po papasok. Tingnan nyo naman yung school, yung mga condo buildings. So matagal na proseso po ang pagsasaayos ng Tondo dahil 50 years pong napabayaan. Pero kailangan pong simulan at yan po ang ginagawa ni Isko Moreno. Hindi po madali, ang dami pang lugar na madumi, ang dami pang lugar hindi ganun kaayos. Pero kailangan pong bilisan ang kilos, kailangan pong tutukan at kailangan pong simulan at bigyan po ng direksyon. At yan ang ginawa ni Yorme Isko. At para mapabilis
para mapabilis eh, yun po, tumakbo po sa Malacañang para po mapabilis lahat po ng ginagawa dito at magawa din po ito sa ibang parte ng bansa at ng Metro Manila. So yun po ang ginagawa po ngayon ni Isko Moreno. Huwag po natin kalimutan kung ano po, para saan po ang pinaglalaban po natin. Maayos na pabahay, edukasyon, kalusugan at trabaho para po sa mga kababayan po natin. Yan po ang pinaglalaban ni Isko Moreno. Kaya po sa darating na May, ang iboto po natin. Isko Moreno, Doc Willio. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe po parate. Pilipinas, God first! Tuloy lang guys, laban lang tayo.